Hey guys, welcome once again on Alvin Aguilar for URCC Global. Okay, I have Kimbert and Ushkan here. Okay, so these are the guys who fought in the last URCC fight night. We're very, very happy to have them here finally. Let's start with Kimbert. Okay, Kimbert is a student, of course, of Rene Capalan, world champion of Wushu. Okay, very, very good fighter. And the last time I saw him fight was when he won the RSF, right? Yes. The RSF champion also as well, one of our sister organizations with our brother Congressman Arnie Tevez, and Ushkan, who had his first MMA fight in the URCC. So let's go with Kimbert first. Okay, Kimbert. Nung lumaban kayo ni Joe Vincent So, ano yung pakiramdam mo? Na was he as strong as you thought he would be, or was he weaker than you thought he would be? Sa akin naman na alam na ako sa sarili ko kasi nagano sa pagtitraining ko. Sa pagtraining ko ha, nang gusto kong makipagsabayan talaga sa mga malalakas kasi gusto kong mapatunayan sa sarili ko na kaya kong tapatan kung sino man ang marang sa weight class ko para po makaano ako sa title shot sa URCC. Okay. Okay. Ushkan, this was your first Ushkan. Yeah. This was your first MMA fight ever, right? Yeah. Can you give us a short background of your training before this? Ushkan, by the way, is from Kazakhstan. Kazakhstan are very, 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 very nice country for the people who've never been there, okay? Very, very nice country, very, very nice people, and then, you know, very good warriors. And we have Ushkan as one of them right here. So, Ushkan, what's your background in martial arts? Just wrestling and boxing. Mm-hmm. Okay, so you've done wrestling and boxing. Where did you learn all of that? You learned it in Kazakhstan or here? First time in Kazakhstan, mm-hmm. and second in Korea. Korea? Yeah. Wow, okay. Because I'm working in Korea, life in Korea. Oh, okay. 3 hours. Alright. So you speak Korean also? Yeah. Oh, okay. Very good, very good. So I think you speak 4 languages, right? Kazakhstan, Korea, Mandarin, and English. Right? Chinese. Yeah. No English. Oh, no English. No English. Okay, okay. All right. Later. Okay. Okay, sige. Kapatid, nung lumaban kayo ni Joe Vincent So, nakamay siya sa'yo, pagka may mabilang binanata mo, part of the strategy ba yun? Ano, tas, di ba, nagkaroon ng issue doon, di ba? Sa si Joe Vincent So, sabi niya, kita mo to, lagi akong sinasaktan pag nagkakamay ako. Ano ba nangyari doon? So lang sa akin nang bigla na lang ako ng paano kasi nakita mo bukas na so hindi ko naman sinasadya ng ano parang ano talaga kasi nag-touch kami ng glove tapos naabot na yung kamay namin tsaka nabigla na lang ako na ano parang kasi touch yung adrenaline mo gano'n? Yeah, na parang gusto ko talagang bakbakan talaga. Okay, so para sa mga nanonood, what do you call it? I know his coach. His coach, like I keep saying, is a Filipino world champion of Wushu. I've seen his decorum. He's a real martial artist, and he teaches all of his fighters the proper respect. So I'm sure accidental lang yun. Mataas ang adrenaline mo noon, di ba? Na paano ka, di ba? Or ganit ka ba talaga ng Joe Vincent? Hindi naman. Talagang ano lang yun ng kasi yung nang binigay sa akin yung pangalan ni Coach, parang isa rin yung bahala, parang ang init ko sa ano, gusto ko talaga magpagsabayan sa mga, ano, sa mga malalakas. Okay. Alright. Tell us, what were you feeling during your fight? Were you very confident that you would win? I also knew I would win. You were very confident you would win? Because I believe in myself. Mm-hmm. I'm from Kazakhstan. I was born ready. Mm-hmm. So. Well, I can attest to that. We've done several world championships in Kazakhstan for grappling and in wrestling, and I've seen, you know, the spirit of the Kazakhstan warriors. Because of my born a fighter. Yes. So. I just had an experience when I was in Kazakhstan.
everybody was so nice to the Filipinos. The people from Kazakhstan, very, very nice, very hospitable. But they would always fight each other. Why? Always in the taxi, in the road, always fighting each other, right? Sorry, let's go back to Kimbert. Okay. So, Kimbert, marami nagsasabi na dapat na gawing panalo. Ano sa tingin mo? Sa akin, ako naman talaga nanalo doon kasi hindi naman yan ano eh. Kasi, kahit i-reply pa yung video, yung pag, ano, o pagtuhod na ano, talagang dito yun sa natama sa gilid. Tapos, parang si Jubin parang nag-acting na batas na ano, reply. Kung sa totoo naman talaga, pwede naman yung i-reply para ma-klaro. Sige nga, i-reply. Okay, so, ang gagawin natin is we will replay and make sure that ito yung natuhod, diba? Yung sinasabi yung tama sa bayan. So, dito yun. Yes. Okay. So, dahil doon, sa round 1, parang dalawang beses kayo na minus, diba? O isa? Isa lang, diba? Pero, round 1 nangyari lahat o round 2? Round 1. Round 1 nangyari, diba? Sensya kayo na dami kong nainom pagkatapos nun eh. So, okay. Pari yung nakita ko yung dito, tuma. Kasi okay. Nasa, doon sila sa corner, nandito ako. Tapos naka-side sila dito. Kaya yung pagtuhod ni Kimbert papunta dito. Ah, so banda rito. Dito. Okay. So for you guys who don't know who I'm talking to Rene, Coach Rene is right here. Okay, so he's telling me about what happened. May time na sumusuntok ka, tapos hindi tumatama. Ano yun? Nagigil ka na lang. Basta, go! Diba nakita mo, duguan na si Joe. Yeah. Si Joe, talagang, sige, tuloy-tuloy. Parang yung ano ko kasi pag natamaan yung kalaban ko, parang gusto ko nang sugod, tapos pa first time ko rin nakalaro sa URCC, sobrang ganda po ng palaro niya kasi maraming salamat sa opportunity na binigay niyo sa akin. Pisa pa lang to. Kaya sobrang saya ko lang kasi maraming tao, first time ko talaga nakalaro sa malaking event sa URCC pa pinaka-unang martial arts dito na itinatag niyo sa kalbing. Salamat pa. Thank you. Okay, ano yun? Fight night pa lang yan. Wait for the main event. Okay. Who do you want to fight in the future here in the Philippines? Yeah, no. It doesn't matter to you. Oh, it doesn't matter. Okay. I will fight. You'll fight anybody? I will. Okay, that's good. Alright, that's very, very good to hear. Yeah. Then you're until now, you're still training with Coach Renan. These are training partners? Yeah. Very good, okay? We have a very, very good training camp. Alright. Okay, so, ikaw, anong gusto mong, sino gusto mong kalabanin in the future? Gusto mo ba rematch? Ano ba mong gusto mo? Depende man kay Sir Aaron sa kay Sir Robert. Hindi, pero ito, sa inyo. Gusto mo ba na rematch ulit? Kahit sino pong itapas sa akin para sa, dito po sa middleweight ko. Kahit sino po yung itapat sa akin, handa-handa po ako, Sir Aldo. Okay, that's very, very good to hear. Okay, so, of course, we're going to be having monthly events. Tuloy-tuloy na tayo. All of our fighters will get very, very good exposure. Then, as URCC travels abroad, sana na doon ka rin to represent the country, no? Tuloy-tuloy lang tayo. Okay, anong mensahe mo para sa mga tagahanga mo? Sa mga taga-hanga ko dyan, nagpapasalamat pa ako na sa Panginoon sa binigay na opportunity at lalong-lalo na po sa father ng mixed martial arts dito sa Pilipinas, kay Sir Alvin Aguilar. Thank you. Maraming salamat po sa mga opportunity na binibigay niya sa amin na mga atleta ang may pangarap sa buhay. At sa mga supporters niya dyan na mga kababayan ko sa Negros, Sinubahan, Negros Occidental. At nagpapasalamat. Oh, nagpapasalamat din po sa nagpapasalamat din ako sa kay Coach Rene eh, na nandiyan palagi na guide sa amin at sa mga coaches ko, mga teammates ko. Nagpapasalamat ako sa inyo ng sobra at isang karangalan na sobrang saya ko talaga na nakalaro ako sa URCC kasi first time ko makalaro ng malaking organization dito sa Pilipinas. At suportahan ko natin ang URCC para po sa mga katulad namin mahirap na atleta na may pangarap sa buhay. Suportahan, Bakbakan Na! Thank you. So, any parting message for your fans and girls? If you want a very good Kazakhstan fighter, he's very, very single, okay? But first, thanks to the Filipinos and
His name is Mr. Katila, and everyone, Katila and team. Thanks to the URCC giving me a chance to show myself. So, yeah. All right. So there you have it, guys. They may not talk too much, but trust me, these guys always do what they say. Because these are, you know, real fighters, okay? And, you know, this guy is from Negros Occidental, yes, where I was born. So I'm very, very happy and very, very proud. So also, and then I've been to Kazakhstan, you know, very, very nice, very, very nice people, you know, very, very good, strong heritage of fighting arts as well. So very, very happy to have you guys in the URCC. So I'll see you guys soon. Thank you very much for tuning in. I'll see you guys soon. Bakbakan Na! Bakbakan Na!